So, hello everyone! Welcome to my channel. This is your ICT Tech Guru. Kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang mag-subscribe at hit ang notification bell para updated ka sa ating mga videos. Now, dito po sa aking channel, marami pa po kayong videos na pwedeng panoorin at paniguradong marami kayong matututunan sa mga videos na yan. Now, for today's video, ituturo ko sa inyo kung paano mag-register dun sa VinSet 3.0. So, madali lang naman yung mga steps. At kung interesado ka sa video na to, please keep on watching. Okay, so yun na nga. Tuturo ko sa inyo kung paano mag-register dun sa VinSet 3.0. Madali lang naman yung steps, yung procedure ng pagre-register doon sa VinSet, no? So, ang gagawin nyo lang, una, mag-o-open kayo ng browser. So, ito po yung browser ko. Tapos, dun sa address bar, itatype nyo lang po yung lms.deped.gov.ph. So, search nyo lang siya. Tapos, makikita nyo na yan dito. Ayan. So, hanapin nyo lang yung link. Actually, kapag sinerch nyo lang siya dito, say for example, ito, pag sinerch nyo yung lms.gov.ph, ayan, pwede kasi, akin kasi kanina dumiretso dito, no? Pero kung ganito yung lalabas sa inyo, yung unang link na makikita nyo, yung po yung i-click nyo. Tapos, pag tinilik nyo po yan, doon, ganun din, dito rin kayo mag-transfer sa screen na to. Now, ang next na gagawin nyo lang is mag-enter kayo, umenter kayo doon, pumasok kayo sa portal kung nasaan yung division nyo. Now, in my case, yung division ko kasi is nasa region 4A. So, hanapin ko lang yung 4A. Tapos, yung 4A divided siya into two subgroups. So, ako kasi is Calabarzon and then Cavite Province yung division office namin. So, hanapin ko lang yung Cavite Province. So, nandito yung akin sa 4A-1, tapos isa-select ko lang yung Cavite Province kasi yun yung division office. So, click ko lang yan. Tapos, lalabas ka sa screen na to. Now, ang gagawin nyo lang is kailangan nyo mag-sign in gamit yung DepEd account nyo. Now, next na gagawin nyo is i-click yung button na to, yung DepEd Commons Teachers. So, click nyo lang yan. Tapos, kailangan nyo mag-sign in gamit yung una, Google account or yung Microsoft account nyo. Na since available sa akin yung Google account yung gagamitin ko pang sign. So, i-click ko lang, continue with Google account. Tapos, kailangan nyo lang i-sign in yung Google account. In my case, naka-sign in naka siya sa dito. So, i-click ko na lang siya. Pero, if hindi pa, i-sign in nyo lang. Alam nyo na naman kung paano mag-sign in. Yan. So, wait lang natin. And then, there. So, naka-sign in ka na dun sa my lms.deped.gov.ph. So, kung wala pa kayong account, madali lang naman gumawa. Same lang din yung procedure na gagawin natin. Tapos, next, para ma-access natin yung VinSet 3.0, pupunta lang tayo dun sa my site home. Ayan siya. Tapos, hanapin nyo lang tong professional development. So, click nyo lang yan, yung mismong professional development. Ayan. Tapos, makikita nyo dito, yan, in Virtual In-Service Training 3.0. So, yun yung access natin. Click nyo lang yan. Okay. So, ayan. So, para makapag-enroll kayo dito sa VinSet 3.0, kailangan nyo ng enrollment key. So, saan natin makikita yung enrollment key? So, nakapo siya actually dun sa may Facebook page ng DepEd EdTech Unit. So, papakita ko sa inyo. So, ayan. So, hanapin nyo lang tong Facebook page na to. So, doon nyo makikita yan. Pero, anyway, dito, ipapakita ko na rin sa inyo. So, ito yung mga enrollment key. So, depende yan kung nasang, I mean, kung anong division office nyo. So, ibabrowse ko kayo sa mga enrollment key. Tapos, post nyo na lang. Tapos, isulat nyo na lang yung mga enrollment key. So, ito po. Sa Region 1, sa Region 2, Region 3, Region 3, 2, Region 4A, 1, 4A2, 4A3. So, ayan. I-click ko na lang po lahat. Tapos, post nyo na lang po kung nasa ang or kung ano yung division office nyo. So, para hindi na rin po kayo pumunta doon sa may
Facebook page ng DepEd EdTech Unit. So, yan po yung enrollment key na ilalagay natin. Kailangan natin yan, no, para ma-access natin yung VINCET 2022 or version 3. So, ayan lang po. I-post yun na lang po siya. So, ayan. So, ako, since ang aking division is 4A, so itatype ko lang yung nasa Cavite Province. Hanapin ko lang siya. Bakit wala yung sa Cavite Province? Ayan. So, ito na siya. So, Cavite _ Capital Vincent. Vincent 3.0. So, itatype nyo lang po siya. Tapos, click nyo itong enroll me. So, make sure tama yung i-enter nyo na, ayan. So, katulad nyan mali. So, kailangan ulitin ko siya. Cavite _ Capital na Vincent 3.0. So, ulitin ko ulit. Kasi hindi natin siya nakikita eh. So, baka mamaya mali lang yung pagkakatype ko. Tapos, wait natin na mag-enroll tayo. Pumasok tayo dun sa may mismong account. So, kung ngayon gabi ako pumapasok dito at nakaka-access ako ngayon ng portal. Pero, ganyan lang po yung procedure ng pag-e-enroll. So, ngayon baka medyo matagal yung processing. Pero, sundan nyo lang yung steps, tapos hanapin nyo lang yung enrollment key na appropriate or designated doon sa division office. So, I think medyo matagal, no, bago ako maka-enter dito. So, ayan. So, ganyan lang naman yung procedure niya, no. Hindi ko napapahabayan itong video na to. So, salamat sa mga nanood at please do not forget to subscribe to my channel, like this video, and see you on my next tutorial.